guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, dapat alam natin kahit na first timer tayo kung ano yung mga para sa atin. Kasi bukas is statutory holiday and magfo-4 months na ako dito sa October 2. Kaya kasama na ako sa mag-holiday. So ilang araw ko na yung pinag-aanuhan and na-join ako sa group na Pangyaws. Ayan, so pwede kayong mag-join doon. Nandun lahat ng mga dati ng mga OFW dito sa Hong Kong. Mga matatagal na, nandun sila lahat. Meron atang 70,000 mahigit na followers are people, person. So, marami kang makukuhang idea and pag gusto mong magtanong, ready naman sila sumagot doon and nandun yung mga first timer na magbe-break ng contract and then sinasabihan ng mga dating mga or mga matatagal na ng mga Hong Kong OFW na sige, umuwi ka kasi sa Pinas hindi mo mararanasan yung nararanasan mo dito. Sabi nila nga mga first timer daw ang dali-dali daw sumuko ngayon, napaka mabilis daw mag-break ng contract. Totoo naman kasi yung iba kaka 1 month lang magbe-break na ng contract and yung subscriber ko, nagchat-chat sa akin ngayon, kakarating niya lang dito nung nakaraan and complain siya ng complain sa akin about sa kasama niyang Pinay na halos siya daw lahat nagtatrabaho and yung Pinay daw na isa, yung kawork niya, is 6 in the evening daw, natutulog na daw, nagpapahinga na daw. Sabi ko sa kanya, pwede niyang ireklamo yun sa amo niya, pwede siyang mag-complain. And kasama niya naman pala yung amo niya, nakikita naman yung ginagawa. Ayan, so hindi ko alam kung anong struggle niya dun sa bahay ng amo, pero gusto niya lang mag-break ng contract. Hindi ko lang, parang hindi pa siya naka 1 month. Ayan, so sabi ko sa kanya, nanghingi siya sa akin ng termination of letter. Ayan, so yung sample, diba nung nakaraan, nabigay ko yun dito sa vlog ko. Pero ngayon, nagtatrabaho ako and hihingan niya ako, hindi ko na makakalkal yun kasi nasa 1,000 mahigit yung mga nandoon na mga picture, mga video ko. Marami na, tagal ko nang pinost noon and hinihingi niya sa akin ngayon yung copy and nagtatrabaho ako, hindi ko mabigay. Sabi ko sa kanya, mag-join siya sa Pangyaw na group and doon niya i-post na manghingi siya ng letter of termination kasi pwede rin naman silang makabigay ng advice yung ibang mga OFW doon, marami doon, sabi ko sa kanya. So sabi niya, thank you. Ayan, so, 'di ba mag-holiday kami? Balik tayo sa topic. 'Di ba mag-holiday kami bukas? So, inaantay ko yung amo ko na sabihan ako. So, hindi ako sinabihan. Hindi rin ako nag-open up. Pero ang nasa isip ko ngayong gabi, pag hindi niya pa talaga sinabi sa akin na mag-holiday ako, is ako na yung mag-open up. Friday ng gabi kasi ganyan ako. Kapag yung sahod ko din, ganyan din ako. Pero wala pa ata akong sahod. Baka to kasi sahod ko, hindi siya nag-a-advance. Nalilate nga siya ng 2 to 3 days bago magbigay ng sahod. Minsan nga 5 days na hindi pa siya nabibigay ng sahod nung nakaraan. So sinabi niya sa akin, ay nga pala, sabi niya, alam mo ba na may holiday ka? Sabi niya, may holiday ka? Sabi niya ganun. Sabi ko, yes ma'am. Sabi ko, sabi niya 3 days, sabi ko. Sabi niya 3 days daw, sabi niya, alam mo, sabi ko, opo. Tapos parang tumingin siya sa akin, sabi niya, sa isip-isip niya siguro, ay, ito hindi ko to maluloko, parang ganun. Kasi guys, pag alam nila na alam mo, hindi ka nila iti-take advantage. Yung iba kasing mga helper is nati-take advantage kasi parang iniisip nila walang alam yung helper. Pero pag alam mo yung mga batas and mas madali kang maka-reason out kung mali, ganyan. So, join kayo sa Pangyaws kasi maraming mga doon, mga experience na nandito sa Hong Kong. Nandun lahat ng mga advice na kailangan nyo. Ayan, so, pwede kayong mag-post doon kung may gusto kayong i-comment. Tuturuan nila kayo kung paano mag-break contract, kung anong procedure. Ayan, so, doon lahat and doon, pwede ka rin nilang i-cheer up pag kasi yung iba nagtitiis talaga. Ayan, so, nandun lahat, pwede kayong mag-join doon. So sabi ng amo ko, alam mo, sabi ko, opo, sabi kong ganun. And then tinignan niya ako. Simula noon parang na siya na
kasi nga napapansin niya parati na pagka inuutusan niya ako or nagbibigay siya sa akin ng instruction, nafo-follow ko yun lahat ng mga ano, ng mga instruction na binibigay niya. Yung hindi ko lang makuha-kuha is yung scrambled egg na yan. Visit ako dyan. Ayan, so yung scrambled egg na basa, punyeta na yan. Yung scrambled egg kasi ng mama ko, parang pancake, parang hot cake, ano? Ano siya? Tuyo. So, ganun kami magluto ng fried egg. And dito, yung fried egg, ay yung ano guys, yung scrambled egg is ano, malasado. So, nung nakaraan, malasad. Ano uli? Tuyo. Ayan. So, parang ano talaga siya? Para siya talagang hot cake. So, tuyo talaga. And then, nagpunta yung amo ko sa ano, sa kusina. Magluluto na ako ng ano, ng scrambled egg. Sabi niya, yung luto mo, hindi ganyan yung scrambled egg. Parang fried egg lang din yan. Sabi ko, nung nakaraan, mamali din yung luto ko. Tapos tumama siya. Sabi niya, oo. Sabi niya, ganun. Sabi niya, gusto mo turuan kita? Sabi ko, sige ma'am, sige. And then, nung tinuruan niya ako, punyeta, hindi rin niya marunong, guys. Tuyo din yung gawa niya. So, parang na, napahiya siya sa akin, na disappoint siya sa sarili niya. Kasi nga, tingin pa ako ng tingin para matuto ako. And then, tuyo din pala yung nagawa niya. Pero ngayon, alam ko na kung paano lutuin and pinapractice ko siya. Mayroon naman akong sariling itlog dito. Sa susunod, ipractice ko siya uli para ano na talaga, malasado na yung gawa niya. Nakita ko kasi sa KFC yung order ako. And nakita ko yung scrambled egg niya masarap. Ayan, so tatry ko. Ayan, so pagka may mga ginagawa pala akong kalokohan, guys, isama ko na dito. Ito ginagawa ko. Nung kahapon, meron kaming stick na nilalagay yun ng amo kong lalaki sa sapatos niya pag gusto niya suotin kasi nga para mabilis makapasok yung paa niya sa loob. So, nung nilagay niya sa gilid, natumba. Ngayon, inayos ko. Inayos ko ng dalawang beses. Dalawang beses din natumba. So, napikon ako. Hindi ko na inayos. Tapos nandyan na din sila sa labas ng pinto kasi nag-aantay sila ng pagbukas ng elevator. So, nung natumba na yung stick, hindi ko na inayos, guys. Dalawang beses ko inayos. And then, nung natumba, hindi ko na inayos. Niyaan ko, tapos sarado ako. Napikon ako dun eh. And then, maya-maya, narinig ko, merong tumunog. Nung nasarado na yung pinto, yun pala, inayos ng amo kong lalaki, inutusan nata ng babae. So, parang nagigilty ako. Butang ina, helper ako dito, tapos tarantado ako. Tapos, ilang oras ko yung yung inintindi. Yung parang nagigilty ako. So, ginawa ko, bumawi ako, guys. Naglinis ako maigi sa bahay kasi umalis sila. Natakot ako kasi, syempre, kalokohan ko talaga. Tapos, hindi ko inayos. So, naglinis ako ng bahay. Ginalingan ko, ayan. So, nung pag-uwi niya, binati ko siya agad. Hi, ma'am. Ganun-ganun ako agad. And then, sabi niya, hello. Pero siguro sa isip-isip niya, iniipon niya na yung mga kasalanan ko. Pagka siguro nag-away kami, pang sumbat niya sa akin lahat yun. Ayan. So, nagbait-baitan ako. Ayan. So, parang nakalimutan niya na naman. Kasi nag-thank you naman siya sa akin kagabi nung pagtulog na nila. Ayan. So, okay naman na ata. And then, isa pang kalokohan na ginawa ko is, muntik ko na naman siyang makitang nakahubad nung nakaraan. So, pagbukas ko ng pinto, buti ka mo, nakatingin siya sa pinto. Sabi niya, oh, sabi niya ganun. Sa susunod, kumatok ka. Malay ko ba? Kasi ang tagal-tagal niya na, and magbibihis na ako sa bata. So, simula nun, nagigilty na naman ako. Kunyeto, may kasalanan na naman ako. So, simula nun, hindi na pumapasok ng kwarto. Inaantay ko siyang tawagin niya ako bago ako pumasok ngayon. Ngayon na ginagawa ko. Hindi ako kumakatok. Sabi niya sa akin, kumatok ako bago pumasok. Eh, para akong tanga dun sa labas, nakaantay ng ganun. So, hindi ako pumapasok or hindi ako nag-aantay sa labas na katukin para antayin siyang matapos magbihis. So, ngayon ginagawa ko, nasa kusina lang ako. And then, tatawagin niya na lang ako para pumasok sa loob para bihisan yung bata. Pagka ganun na grabe yung yung mga kasalanan ko, bumabawi ako, guys. Nagmamagaling ako. Ayan. So, yung mga laruan ng bata, nililinisan ko yan. Iniisa-isa ko ng linis. And siguro naawa siya sa akin. Dalawang box na laruan yung nalinis ko. Sabi niya, tama na yan, magpahinga ka na, oh, di ba? Ganun, pagka may kasalanan ako, bumabawi ako kasi natatakot ako. Ayan, so yung mga kalokohan ko na iba, guys, napapalagpas naman. Pero hanggang doon lang naman yung mga kalokohan ko. And then, ayun lang, guys, na share ko lang. If you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!